Hello, hello, hello. Magsitayo po ang lahat at atin pong dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sang inakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikpa. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sanginakpan. Kayo at siya'y ipagdamal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Oh,
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin niyo poon kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin niyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At iiwan ka roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang nakatira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad. Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad. Diyos ang hari nilang lahat. Ang maasahang lagi Panginoon. Panig sa naapi, ang Diyos na kum. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad. Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na mga may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
upang kayo't magsaya. Sa langit ay liligaya, gagantimpala tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpukumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! Pati yung mga nasa labas, magandang umaga po sa mga kasama nating kadiboto online. Magandang umaga o magandang araw sa mga kayo naroroon ngayon. Tayo ay nasa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. Simulan po natin sa isang magandang paraan, magandang bagay ang araw na ito. Sabihin nyo ng malakas, pinagpala ako ng Diyos. Mas malakas, pinagpala ako ng Diyos. Lahat ng mga taong na-bless at pinagpala ng Diyos, pumalakpak tayo ng malakas na malakas. Di ba masarap yun? Sabihin nyo sa katabi nyo, God blessed you. Nung sinabi kong bless, past tense. Ibig sabihin, pinagpala ka na. Yan ang ipaalala natin sa bawat isa. Pagising sa umaga, huwag natin kalilimutan, yun ang unang biyayang tinanggap natin. Ang muli pa rin tayong magising. Ang makasama pa rin natin, ang pamilya natin, ang nakakalakad pa rin tayo, nakakakilos pa rin tayo, nakakakita pa rin tayo, nakakarinig pa rin tayo, nakakapagsalita pa rin tayo. Yan ang mga tunay na biyaya, ang tunay na pagpapala ng Diyos.
Pag yung pagising pa lang sa umaga, ay nako, ano na naman kaya mangyayari ngayong problema? Attitude, disposition, ikaw rin ang pipiliin yan. Pagising pa lang sa umaga, simula mo sa isang magandang bagay at paraan. Salamat sa Diyos. Pinagpala pa rin ako. Kahit kahapon, ang dami kong ginawang kalokohan. Kahit kahapon, nagkasala na naman ako. Kahit kahapon, nagkamali na naman ako. Eto ako ngayon. Gising pa rin. May bagong pagkakataon. Naalala ko yung aking naging kaibigang bata dyan sa Missionaries of Charity. Meron pong isang bata doon dati. Ang pangalan si Aaron. Alam niyo po, yung mga bata doon sa Missionaries of Charity, pag ako'y dumarating doon, saka pa lamang sila nakakatakbo ng kapilya para magsimba. Kaya kapag bumukas na ang gate, nakutuwang-tuwa sila. Tatakbo na sila papunta na ang chapel. May isang bata doon na tuwang-tuwa ako. Siguro mga 4, 5, or 6 years old siya that time, si Aaron. Siya yung unang tumatakbo papunta ng chapel. At minsan may hawak-hawak pa siyang kasama. At kapag nagmimisa na ako, si Aaron, ang lakas kumanta. Sumasagot sa misa. Pag ako nagpatawa ng konti, tatawa ng malakas. At pagtapos ng misa, lagi niya akong nilalapitan. Sasabihin niya, ang galing ni Father. Ang bait ni Father. Ang galing ni Father. Sabi ko, Aaron, wala ka na bang ibang sasabihin kundi ang galing ni Father? Pwede namang ang pogi ni Father. Ni minsan hindi niya sinabi yun. Si Aaron po ay isang bulag na bata. Kaya siguro hindi niya makita. Pero ang pinagtataka ko, si Aaron walang mata. Hindi nakakakita. Pero kayang-kaya niyang maging maligaya. Ang bilis niyang mapaligaya. Samantalang tayo kuminsan, apat-apat na ang mata, ang hirap mo pa rin mapaligaya. Hindi ka pa rin mapaligaya. Kaya ito ang magandang pagnilaya natin. Tanungin natin sa sarili natin ngayong linggong ito, paano nga ba maging maligaya? Paano maging pinagpala kahit may mga pinagdadaan ng hirap at problema? Paano? Ang ganda ng payo ni Propeta Sofonias sa ating unang pagbasa. Simple lang ang sabi ni Propeta Sofonias. Hanapin mo lagi ang Panginoon. Hanapin mo lagi ang Panginoon. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa kalakasan at kahinaan mo, hanapin mo ang Panginoon. At hindi malayong maging payapa at maging maligaya ka pa rin kung ang Diyos ang lagi mong hinahanap sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng lugar sa buhay mo. Kapag ang Diyos ang lagi mong hinahangad, ang lagi mong inaasam, whether in good times or in bad times, you can always be happy. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Yun ang pinagkaiba natin. Lahat tayo, may mga pinagdadaan ng pagsubok, nauubusan din, nawawalan din, napapagod din. Kaya, huwag ka masyadong maarte. Huwag masyadong mareklamo. Akala mo ikaw ng pinakakawawang tao? Kaya kung minsan magtataka tayo, paano nagagawa pa rin mabuhay ng mga taong walang kasing ayos na bahay, gamit, at trabaho katulad mo? Paano nakakatawa pa rin ng malakas, nakakapasyal sa labas, at nakukumpleto
ang pamilyang hindi kasing sagana at may laging bago at kompleto kagaya ninyo. It is your disposition, your choice. Kapag ang lagi mong hinahanap ay ang kayamanang tinuturo ng mundong ito, hinding-hindi ka makukontento. Hinding-hindi ka makukumpleto. Pero kung araw-araw, pagising at bago matulog, ang Diyos ang laman nito at nito. Kahit hindi laging maging maayos at madali ang buhay mo, hindi imposibleng maging maligaya tayo. Kagagaling lamang po ng aking mga kasamahan din sa formation team sa Ilocos Sur, dahil sa pilgrimage, yung ating imahen ng Nazareno bukas babalik sa Ilocos Sur, nakailang misa ako, anim, sa ibang tatlong simbahan at mga barangay. Alam nyo, nakakabilib yung init at mabuting pagtanggap nila sa amin ng bawat tao at pamilya, na kahit walang kasing latest, updated, at dami ng meron tayo dito sa Maynila, makikita mo sa mukha nila ang totoong kaligayahan. Ang simpleng kaligayahan. Katulad ng sinasabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa, sa harap ng maliliit, sa harap ng mahihirap at mahihina, mas makikilala natin hindi lang ang kung anong meron at kalamangan tayo sa iba, kundi kung paano tayo kayang ipahiya ng kayabangan natin sa tunay na mahalaga, sa tunay na biyaya. At sabi nga ni Pablo, kung meron man tayong dapat ipagmalaki, hindi ang katalinuhan, kayamanan, kapangyarihan, at kakayahang meron ka sa mundo, kundi ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Sa mga reality show, talent show sa TV, matututo tayo magpakumbaba, hindi sa pagtanggap ng nagagawa nilang mali, kundi sa simpleng pagtanggap nila at pagsasabi ng thank you pagkatapos masabihan ng maganda at papuri. Yung kakayahan nating tumanggap ng papuri ng ibang tao, na totoo naman sa atin, kapakumbabaan din yan. Nasanay kasi tayo pag sinabihan kang, ang galing mong magsalita, hindi naman. Ang ganda ng suot mo, hindi naman. Ang bait-bait mo, hindi naman. Hindi humble yun, hambog yun. Lalo na kung totoo naman. Just say thank you. Ilang beses sinabi ang salitang mapalad at pinagpala sa ebanghelyo natin ngayon. Pero, sinabi ni Kristong pinagpala, hindi ang mga mayayaman na, hindi ang matatalino, hindi ang malalakas, ang mga sikat, hindi ang mga nakatataas at makapangyarihan, kundi ang mga mahihirap, nahahapis, mapagkumbaba, inuusig. Hindi dahil walang pakialam si Kristo. At hindi dahil natutuwa ang Diyos sa paghihirap ng tao. Huwag kang makontento sa paghihirap mo. Huwag mong i-baby ang mga paghihirap mo sa buhay. Kaya nga dumating si Kristo para iligtas tayo. Pero tinawag silang mapalad sapagkat ipinapaalala sa atin ni Jesus sa kaharian ng Diyos, sa mata ng Diyos, mas dakila ang sinumang marunong pa ring maging payapa at maligaya sa panig ng tama at mabuti. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, araw-araw, huwag nating kalimutang tignan, huwag nating kalimutang pahalagahan ang anumang biyaya na dumarating at nangyayari pa rin sa atin. Araw-araw, tunay kang pinagpala. Kung kaya mo pa ring piliing
mabuhay sa mabuti at gumawa ng tama. Ang tunay na pinagpala ay ang taong sa Diyos pa rin nabubuhay at sa Diyos lamang mabubuhay. Tunay kang pinagpala. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo po ay nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ang kanyang paghahari dito at ngayon. Ang ating pong itutugon, tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang sinisikap naming iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluya ng iyong awa at habag ang lahat ng malingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo la ng mga dukha. Gabayan mo sila sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos sa nakararami. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo ng mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Idalagin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na suma sa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ay tinapay
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Espiritu kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulag, sa bilay ay nagbalakad at nakiramay sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligayahan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Huwag po ninyo kami pababayaan.
sa hirap at doon sa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga pag-iirap ko. Kung Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcements. Sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat din po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Kasabay din po ng pagpapasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming pinapanawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pinapaalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagpakasakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ay walang sawang magpapasalamat po sa inyong hindi lamang pagsisimba, kundi pagbibigay ng tulong, donasyon para sa ating mga programa at gawain, lalong-lalo na po sa pagbibigay natin ng tulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang inyong mga pinansyal, material na binibigay na tulong
ay malaking bagay po sa inyo po dito sa Pilipinas at sa mga kadiboto natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapaabot din ng kanilang tulong. Walang hanggang pasasalamat po ang aming ibinibigay. Kayo po ay lagi naming alaala sa mga panalangin at misa. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Magsiupo muna po ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari na pong lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan.